ang nasismisan at mapusong talakayan dito sa ating... Sumpungan at Q! Tanggapan ng sumpong! Ang sumpong! Napakahusay! So, siyempre ako na magsasalita. Eh, siyempre naman. Siyempre, mga kabraskada, kasama pa rin namin kayo sa aming talakayan. Sagutin ang aming katanungan na, ano ang number one na maaasahan pagdating sa pag-commute? Tricycle ba? Jeepney? Bus or tren? Let's vote in, mga kabraskada. Tren, yun yung ano, no? Times 5 ng 2. Hindi, 10 yun eh! Ah, 10! Ano ba naman yan? Okay. Hindi ka nag-detrain kasi sa mga pag-jokes mo eh. Dapat nag-detraining ka eh. Wow! Ang galing nyo! Okay. Wow. Magic! Ayan, boto na kayo mga kabranchkada. At ngayon, habang bumoboto kayo, ay balikan na natin si James. Ayan. James, ay. James, asan ka na? James, sumabas ka dyan. Ayan si James. Okay. Hello again, James. So, balikan na natin kaagad yung katanungan natin na iniwanan para kay James na gaano nga ba kaalaga yung sapat na pahinga at kapag hindi pag hindi ka nakakompleto ng pahinga, ano yung nagiging epekto nun sa'yo? Bali, as an events photographer, syempre, yung pahinga is sobrang importante lalo sa pagiging creative natin. So, ayun po. Once na nakukulangan ka kasi talagang yung pag nag-shoot ka or nag-edit ka, talagang antok ka talaga. Tapos yung wisyo mo talagang wala eh. Sabog talaga eh. Oo nga. Sabog. Ano nga daw yun? Sabog daw yung ano niya, parang feeling niya. Pagkulang yung pahinga niya. Diba? Actually, pag mga ganyang events, diba, Mayor, sabi mo nga, yung photographer minsan talaga yung medyo nahihirapan sa sitwasyon, diba? Kasi nga, lahat sinusundan, tapos, diba? Ayun. Tanungin natin si James kung as a, yung disposition mo, no? Mainitin ba ulo mo o mas kalmado ka? Mapapagpatawad, katulad nito sa sitwasyon na to? Sa, depende sa sitwasyon po eh. Pero sa sitwasyon kunyari ng ganitong transport, eh lalo kung may ibang tao nakakahalubilo, talagang kailangan kalmado ka kasi mahirap maipag-away. Kasi yan, isa lang buhay mo. Balay mo kung anong dala niya. Tsaka tama nga naman na maging kalmado ka sa lahat ng oras. Kasi minsan may mga reaction tayo pag gagalit lang tayo, hindi natin inaasahan yun na ganun yung magagalit tayo. May mali tayong magagawa. Tapos after noon, after ilang second, magre-regret tayo, di ba? Kaya maganda yung ginagawa mo. Totoo. Pero tanong natin si si... Kuya James. Ano ba yung sino? May nagpapakalma ba sa kanya? Ay! Ito, chismosa talaga to. Hindi, syempre, di ba? May nagpapakalma na ba sa'yo, James, na tao? Pusa lang po, actually. Ang galing. Pero mukhang galit yung pusa sa likod. Oo nga eh. Pero James, no, tanong ko lang, sa tingin mo ba kung hindi ka masyadong pagod doon, eh mapapalampas mo yung pagiging attitude ni Manong Driver? Kasi ikaw, pagod ka na nun, ayaw mo na mag-react kasi gusto mo na lang magpahinga. Okay. Siguro makaka-ano ko siya, makaka-diskusyon, makaka-usap ko. Pero baka kasi iniisip ko pa rin kung time na yun, kahit siguro hindi ako pagod, yung tipong kahit energetic ako. Talagang iiwasan ko na rin din talaga makipag-usap sa kanya eh. Kasi yung emotion niya talaga masyado mataas eh. Dapat kalmado ka sa lahat ng sitwasyon. Oo, tsaka importante yun na meron tayong control sa sarili nating damdamin, no? Yes. Kagaya nung ginawa ni James na nakontrol niya yung pakiramdam niya, na siyempre, pagka pasahero ka, parang may tendency na feeling mo, dapat entitled ka eh. Yes. Na, dapat ganito, dapat ganyan. Pero dahil nakontrol ni James yung pakiramdam niya, walang nangyaring kumusyon. Kaya dun sa part na yon, isa kang pasahero. Wow! Tsaka tama naman si James eh. You pick your battles. Life is short, di ba? So bakit mo ba pag-aaksaya ng energy and time? Yun na nga, if you can let go of that situation, di... Moving on, di ba? Yes po. James, anong advice mo sa mga nagko-commute tulad mo? Kunwari, nasa same situation sila. Anong dapat nilang gawin? Kunwari, may driver din na nasakyan, tas ganun. Anong masasabi mo? Ingat lang. Huwag na makikipagtalo. Kahit sabihin natin na tama ka, kung yung mindset nung nung kat-diskusyonan mo talagang yung talagang tawag dito, sira na kasi galit na galit na siya. Sabi nga, when emotions are high, intelligence is low. So, ayun. Talagang, control lang talaga na sarili mo. Kahit tama ka na, minsan,
mas okay na lang yung manahimik ka dyan sa isang tabi. Lalo kung ganyan yung kadiskusyonan mo, lalo kung taxi or kung ano mang klase ng transportation, hindi mo hawak kasi yung manibela eh. Hindi mo hawak eh. Pero kung makakausap mo ngayon si Manong Driver, babawiin mo ba yung 20? Hindi, joke lang. Kung makakausap mo si Manong Driver ngayon, ano ang gusto mong sabihin sa kanya? Siguro sabihin ko kay Manong, kung may problema ka, okay lang naman manghingi siguro kung tipong kailangan na kailangan mo talaga. I mean, lahat naman tayo nagsistruggle, mabuhay, lalo sa Pilipinas. Pero kung talagang kailangan na kailangan mo, pwede ka naman mahingi na maayos, parang gano'n. Huwag mong daanin sa init ng ulo kasi hindi mo alam yung pinagdadaanan ng tao na sumasakay sa'yo minsan. James, natatanong ko lang, hindi mo ba binidyoan yung pangyayari? Kasi videographer siya. Tama. Hindi, baka lang. Nabidyoan mo ba, James? Hindi na po. Hindi kasi ako yung type ng tao na nagaganon talaga eh. So, parang ibig sabihin, mabuting tao talaga si James. No? Alam niya kung ano yung dapat niyang i-react. Isa siyang mabait, tapasahero. Wow. At yan ang nga. Ayan. Le, palay mo si, malay mo naman, malay mo, makasakay ka ulit kay Manong Driver. Oo. Oh. Tapos sa panood niya to. Siya naman magbibigay sa'yo ng 40 pesos. Para makabawi. Anong ice cream gusto mo? Pero matanong lang natin si James kasi parang medyo gusto niya lang ng ayaw niya pala ng gulo. May mga experience ka ba or sa pamilya mo na may nangyaring kumusyon habang nasa biyahe or katulad ng ganyan, pagsakay lang sa taxi, nagkagulo at may nasaktan, may ganun ka ba? Parang iniingatan, nag-iingat kayo masyado eh, no? So far, wala naman po. Siguro, kasagutan, gano'n. Pero, inaawat naman agad. Yung tipong ano lang, naniningil na sobra. Bakit maniningil na sobra? Ganto, ganyan. Pero, inaawat naman namin agad. Sabi namin, bayaan mo na. Kasi, pera lang yan, pera lang. Okay. So, James, wala ka bang kwento na nakakaiyak? Yun naman yung pag-usapan natin. Wala naman po. Sayang naman. Kala ko meron eh. May extrang oras pa tayo, pwede pa natin sundutan. Content din yung sabi. Para maganda yung ano. Ayan, kung nanonood ka man, Manong Driver na nagmaneho para kay James, ay bukas ang aming tanggapan para sa iyong panig. So, open, ayun nga, bukas yung tanggapan namin. Ba't ba? Sinabi na open table. Gusto namin marinig ang iyong panig. Tama. Ayun, pero yun na nga, balikan muna natin ang katanungan natin kanina na anong maaasahan pagdating sa pag-commute ang napili ng ating kabranskada with 54% ay... Tren. 46% naman percent ay jeepney. Tapos bus at tricycle, walang bumoto. Wala. Ayaw nila. Tristan, tanongin mo si James. Ito na nga si James eh. Kamusta ka naman? Anong pakiramdam mo ngayon na kahit pa paano inakwento mo yung pakiramdam mo ngayon? At baka malay, nanonood si Manong Driver ngayon, no? Kamusta pakiramdam mo? Actually, napag-usapan namin ito ng mga magkakaibigan namin na about dito. Sabi nila, actually, kwento ko din yung frustrations nila eh. Pero siguro alam naman na ng mga tao sa Pilipinas yun, especially sa Manila. Yung sa akin lang, parang nakaluwag-luwag naman. And sana maging eye-opener to sa mga taxi driver na okay lang naman yung manghingi tayo kung sakali. Kailangan na kailangan talaga natin. Pero daanin lang natin sa tama. Ayan. At syempre, paalala lang no, sa mga commuters, kahit na yung mga driver minsan na matchechempo sa atin ay may mga paandar, hayaan nating lumagpas na lang yun. Kumbaga, huwag natin patulan lahat. Kaya naman, maraming salamat sa iyo, James, sa pagdulog ng iyong kwento dito sa Sumpungan HQ. At kayo, mga kabranskada, kung meron din kayong mood swings, tampo, irita, at kung ano-ano pang feelings na gusto nyong i-reveal, ipadala nyo na yan dito sa At I Am Pi Official. Gamitan nyo ng hashtag Barangay Pi Silog o kaya naman ay mag-email sa aming email address na barangaypaisilog@gmail.com at bukas ang aming tanggapan sa kahit anumang hinain nyo in life. Dahil dito sa Sumpungan HQ, lahat ng feelings ay valid! At sa ating pagbabalik, aalamin naman natin ang impormasyong inaabangan mo at makakatulong sa'yo. Yes! Ang pinakihintay mo, ibibigay namin sa'yo sa... Eto na nga! Kaya walang lilipat ng channel dahil magbabalik pa ang... Barangay!